kapatid. Thank you so much for being here. Ako siguro, just the preparations really are more psychological. Kasi parang this time we wanna attack it in a way that is mas textured. Hirap pala magsalita. Pagkabawal sabihin. Ako lang siguro parang with this, lagi akong naninimbang. Kasi syempre, at the end of the day, dahil pamilyado akong tao, meron akong ipinapalit sa oras na yon. And very precious sa akin yung time ko with my family. So to choose to be outside of that, it has to be, syempre wala naman talagang papantay sa oras ng pamilya. Pero it has to be something that will be of value to other people as well. At may Gen Z ako na anak. So when I think of High Street, I think of Cal, and she's not here. What would she appreciate? What kind of work ang magagawa ko na magiging proud yung anak kong ginawa ko tong trabahong to? Nandun na ako. So yung sa akin, the preparation is really more, una, mawawala ako sa bahay namin. Kasi nag-good morning kapatid pa rin ako, and thankfully, with my Dreamscape family, they allow me to shoot, to do the shows first before I shoot for them. Also, I think physicality. Oh, parang natatakot ako pa. Ako siguro, parang yung preparation lang namin nila Direk Onat and Direk Lino, mas conversation about how to pace the character. Mas nandun kami. Kasi for my character, it has to mean something at some point. And dapat, yung hindi ko pa nagagawa dati, yun naman yung laging binibigay ng Dreamscape sa akin nila, Direk Eric, na bago dun sa pwede kong i-offer. I think yun yung mahirap kapag lumaki ka na sa industriyang to. Yung challenge na is not even to compete with anyone, but yourself. Pag tinignan mo, I hope hindi nila ma-remember si Daniela dito. I hope hindi nila ma-remember si Celine dito. May mga ganun na kami.